Welcome po sa Janice TV. Kung bago ka lang sa aking channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Magandang araw po! Magluluto po tayo ng ginataang kalabasa with hipon. Narito po ang list of ingredients. Kailangan lang po natin ng hipon, kalabasa, sibuyas, bawang at shrimp cube. At kailangan rin po natin ng kanta ng nyog, paminta, asin, chili at garlic powder. At ngayon po ay mag-umpisa na po tayo ng ating pagluluto ng ating ginataang kalabasa. Isa-separate po natin ang pagluto ng ating hipon para hindi po siya ma-overcook. Yan po, na-melt na po ang ating butter. Ilalagay na po natin ang ating hipon. At lulutuin lang po natin siya. Halu-haluin lang po natin para pantay po ang pagkakaluto. Halu-haluin lang po natin hanggang sa magbago na po ang kulay niya, katulad po nito, nagkulay orange na po siya. Ayan po. At pagkatapos po niya, nailalagay lang po natin siya sa isang lagayan at i-set aside po natin. Pagkatapos po ay magluluto na po tayo ng ating kalabasa. Magdadagdag po tayo ng butter para po sa ating panggisa. Ngayon po ilalagay na po natin ang ating onion or sibuyas. Gisahin lang po natin siya. Pagkatapos po, ilalagay po natin ang ating bawang. Gigisa-gisahin lang po rin natin siya. At pagkatapos po nito, ilalagay na po natin ang ating kalabasa. Alu-aluin lang po natin. Pagkatapos po ay ilalagay na po natin ang ating gata ng nyog. Haluin pa, haluin lang po ulit natin. At lalagyan na po natin siya ng ating pampalasang asin, paminta, at garlic powder. Mamaya na po natin ilalagay yung chili para hindi po siya masyadong umanghang. Yan po, aluin lang po natin siya. At pakuluan po natin. Takpan po at pakuluan. Pagkatapos po niya, na-check po natin siya. Halu-haluin po natin para hindi po magdikit-dikit dun sa ilalim. Ito, takpan po ulit. Check po ulit natin. Pagkatapos po, ay lalagyan po natin siya ng patis. At pakuluan po ulit natin siya. Tapos, i-check po ulit natin kung luto na po ang ating kalabasa. Medyo matigas pa. So, pakukuluan pa po ulit natin siya ng mga ilang minuto. Ayan lang po natin, natakpan. At pakuluan ng ilang minuto. Ayan po, pagkalipas ng ilang minuto, i-check po ulit natin siya kung malambot na po ang ating kalabasa.
At titikman din po natin. Yan, okay na po ang ating kalabasa. Malambot na po. At pagkatapos po, ilalagay na po natin ang ating sipon. Haluin lang po natin. At pakuluan lang po natin ng konting minuto. At ilagay na po natin ang ating chili. Para may pang paganang kumain. Kung ayaw nyo naman po ng chili, okay lang po na kahit hindi lagyan. Yan po, at pakuluan po natin ng mga ilang minuto. At ito po, pwede na po natin iserve ang ating ginataang kalabasa with hipon. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel. Thank you po.